Magandang hapon. Maraming nagtatanong kailan daw ako magluluto. So, welcome to Aling Mimay Show. And for today's episode, magluluto ako ng talilong. Yung mga iba na nanonood ng video ko, alam na nila kung aling talilong. So, for those na hindi pa alam, ito yung sa amin kasi nilalaro to. Ito yung laruan namin adlawi gabi, which means na umaga, tanghali, gabi. Dahil dito, kanilang bunga, ipress mo, tapos may lalabas na puti. So, umaga to. Umaga siya. Pag may lumabas na brown, ibig sabihin, tanghali siya. Pag black, gabi. So, gano'n lang. Anyways, ito, hinugasan ko na. Pinabad na rin to. Yan siya. Ganyan siya kadami. Balikarin ko yung cam para makita niya kung gaano kadami itong gulay. So, ito na yung talilong. Yan siya. Hinugasan na siya. Nababad na rin siya sa tubig. So, yung kanyang buha-buhang is wala na. Tapos, ilalagyan ko siya ng sardinas na kulay white. Ito yung sardinas. Yan. Pwedeng Hokkaido, pwedeng Unipak, pwedeng 555. Pero kasi ito yung available kanina sa Ultra Mega. Kaya, ito na yung binili ko. Dapat chai is yung yan yung flavor niya. All salted added. Makanta lang. Let's cook! Prepare ko lang yung bawang tsaka sibuyas. So, ganyan lang naman. Prepare ko lang ng bawang tsaka sibuyas. Well, bawang to. Alam niyo naman yung tsura ng bawang, diba? Uy. Saglit lang ha, ayusin ko lang to. Dapat meron kang konti ano. So, pang-isa lang naman. Ganyan lang, pang-isa. Hindi pa ako nakakapag-higpit dito. Kaya nandyan pa yung mga ano, pinaggamitan sa pagluluto. Hugas na yan sila, in fairness. Bawang tsaka ano lang to pala ha, bawang lang tsaka sibuyas. Tsaka lalagyan ko siya ng miso ah. Kasi nga, malamig. Para makapagdagdag ng init. Okay, siya. Prepare ko lang to. Saglit lang. Buksan ko lang ito muna. Uy. Para ano? Para dire-diretso na mamaya. Bale, ito na yung lahat na gagamitin ko. Miso ah. Ayan. Talilong. Hokkaido. Pechin, syempre. Tsaka sibuyas at tsaka yung bawang. So, let's cook! Syempre, sindihan yung kailan. Antayin ko lang na maano. Antayin ko lang na uminit yung kailan. Tapos, good to go na to. Wait lang. Mainit na, kaya lagyan ng oil. Mga 2 tablespoons. 2 to 3 tablespoons. Siyempre, papainitin lang yan saglit. Usually, hinahawakan ko to, tsaka siniswirl. Kids, kung nanonood kayo, huwag niyo kong gagayahin, no? Parental guidance. Para lang hindi dumikit yung mga pagkapagkain sa kawali. So, yun. Nainit na siya, lagyan ko na ng bawang. Hindi ko siya hiniwa-hiwa, ha? Pinitpit ko lang siya. Tapos, papabrownin ko lang siya, and then, kita niyo ba? Papabrown ko lang siya, ayun o, papabrown. Tapos, talagyan ko na ng sibuyas. Ganyan ang apoy, sa gita lang. Tapos, idagdag na yung hokay. Hokkaido or Unipak, basta yung ano ha, basta yung hindi lang siya naka-tomato base, hindi siya naka-tomato base. Pwede. So, lagay ko na to. Uy, may apat ang napiraso ng Hokkaido. Apat yan sila. Pwede mo silang durugin, or pwede mong hindi, pero mas masarap, mas malasa yung sabaw nito kung medyo durug-durug siya. So, ano ko lang naman to.
kumbaga pagpipirapurasin ko lang ng konti. Hindi naman masyadong durog para mayroon pa rin bite. Ganon siya. I-high fire muna, tapos lagyan muna ng additional tubig. Kasi para mas masabaw siya. Pero huwag yung pakarami, baka naman tumabang. No? Siguro mga isang ganito lang. In back. So yan, almost isang ganito lang siya. Pagka nalagay na yung tubig, papakuluin lang siya. Pag kumulo na, ilalagay na yung dahon ng talilong. Ulayin ko yung dahon ng talilong kasi mas mabilis maluto yung miswa para hindi ma-overcook yung miswa. So, talilong muna. This time, titikman muna kung kumusta yung kanyang lasa. Kung maalat or matabang. Kasi ito na yung time para i-adjust. So, pwede kayong maglagay ng patis or asin. So, this time, gumamit tayo ng asin. Tapos, pag natikman mo na ulit, pag okay na yung timpla, pwede mo na idagdag yung gulay. Marami-rami din ito. Wag lang kayong kukuha ng matigas na parte ha, para dire-diretso niyang ilagay. Yung mga tangkay-tangkay na malambot, pwede dito, pwede. Okay? So, nalagay ko na yung mga dahon-dahon. Ito, masarap to. Pero dati, di talaga ako kumakain ito. Kasi di ko naman alam na kinakain. Pero dahil sa alam ko lang kinakain ito, pwede na. Salamat pala kay Bapang Jay kasi siya yung nagkuha dito ang aking mga gulay-gulay. This time, medyo luto-luto na yung gulay. Nalagay ko na yung miswa. Well, lahat-lahat ko na ilalagay. Bagay na bagay to sa maulang panahon. Kasi para siyang, soup. So, antayin ko na lang siyang maluto. Antayin ko na lang siyang maluto, tapos good to go na tayo. Kakain na niyan. May kanin na rin. Ayan na. Oops. Lalagyan ko siya ng isang sili para medyo mayroong kick ng anghang. Okay? Nahugasan ko na ito, ah. Basta ilalagay ko na lang ito. Napakasimple lang nito at napakabagay sa maulang panahon. Andyan yung ingredients, sinabi ko na kung meron kayo nito, try nyo lutuin. Kasi alam kong magugustuhan nyo. Na katulad ko is nagustuhan ko rin ito. So, lulutuin ko na ito. Abangan nyo yung chicken manchay! Luto na. At okay na yung lasa. Magdadagdag na lang ako ng pampasarap lalo. Pampalinamnam. Ajinomoto, baka naman. Chicken manchay na. O, diba? Napaka bagay ito sa maulang panahon. Yan. Alalasahan mo yung pagiging fresh ng gulay. At, syempre, yung isda, malinamnam, tsaka yung sabaw. Pero ako sa inyo, lutuin nyo na at kainin nyo na ito. Kakain na ako. Bye-bye!